Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Okay, so good morning. So nandito tayo ngayon sa ating incubation rock. So ayan, nag-umpisa na rin siyang pumunta sa ilalim. Ayan, ito nasa ilalim na to eh. Ayan o, bilis. Mabilis gumapang yun sa cardboard. So, hindi ko sure kung bakit. Although ito kasi, hindi natin kinompost itong mga sodas natin. At kung mapapansin nyo, itong mga panibago nating sodas, yan. 2 days ago to. Hindi ako nagkakamali. Ito yung 50-50 na ratio ng sodas and the rock. So, since medyo inalog natin yan, minix natin ng medyo okay. Yan yung naging result. And sana magtuloy-tuloy. Gusto natin mag-colonize siya ng mas mabilis. And kung mapansin nyo, may panibagong dagdag. So kahapon ko to ginawa. Ang ratio nito is 60-40. 60% sodas, 40% darak. So ayan, tinitingnan ko pa. So possible bukas, magkakaroon na rin yan ng mga ganyan, mga buhok-buhok. Nakakalat. Hopefully, kumalat siya ng mabilis. At walang makontaminate. So far, sa mga ginawa natin, wala pa namang contamination. Maliban dun sa first batch natin itong cardboard and the rock. Tapos, hindi natin in-sterilize. Ayan. So ito naman, ano ba dito? Magkapang naman siya eh. Pero sobrang bagal lang talaga. Hindi sure ko anong pwede pang possible gawin. Pero kung almost 2 weeks ago, wala pa yan sa guhit na to, dito sa taas, sa 1. Ngayon, nandito na siya. So, gumagapang. So, yun yung nagiging basehan natin na hindi pa natin siya dinidispose kahit ginawa natin to noong 20. So, more than 1 month na siyang nagko-colonize. Sobrang bagal. Pero itong mga to, lagay ko baka nga mas mauna pa eh, sana. And madadagdagan pa to ng 3 mamaya. Or, kasi may isa pa rin akong experiments. Pero may 3 pang madadagdag, ang ratio naman niya is 70-30. Parang ganito, pero kasing laki nito. Okay? So, yun lang naman update natin. So, tinitingnan ko to, mukhang pwede na to after 1 week or less. Pero tingnan natin at update ko kayo. Okay? Yun lang naman. Bye-bye! So, good morning. Good morning sa inyo. Nandito tayo ngayon sa ating incubation. So, yan. Kung mapansin nyo, mas dumami at ito 3 ang pinakabago natin. So, bigyan lang natin sila ng space para hindi sila masyadong dikit-dikit. Yan. Mahalaga kasi kahit pa paano may space sila. Kasi, yun sa nabasa ko, nagpo-produce sila ng heat na possible maka-apekto at maka-contribute sa contamination. So, yan. Iniiwasan natin yan. So, dito muna tayo dun sa mga posible nating ilagay na sa fruiting chamber. Yan, no? So, wala pang 2 weeks yan. Goods na, halos goods na. So, maglalagay ako dito siguro ng kalendaryo para meron akong idea kung kailan sila mag-14 days or kung ano man. So, yan. Tingnan natin itong sawdust. Yan. Magapang naman eh. Hindi ko lang alam kung bakit medyo madilaw. Yung madilaw kasi, ang pagkakalap ko dyan, metabolite yan. So, parang yan yung protective or defense ng mycelium kung may mga bacteria or kung anumang kakaiba sa environment niya. So, posible acidic
Yun yung isa sa tinitingnan ko. Kasi nga, hindi natin to kinompost. So, yun. So, good siya. Double check ko na lang siguro mamaya kung gaan, kung kailan natin to tinanim. And, ayan, tulad ng sabi ko sa inyo, ito yung tinanim natin nung 3 days ago yata to. 3 days. So, nagsimula lang kumalat yung amag or mabuhay yung spawn at kumalat dito. So, ito naman, ito yung sumunod ng batch kasi makita yung number, 25, 23 to 28. Ito yung recent. Ginawa lang natin to kahapon ng tanghali. Pero kung mapansin nyo, ayan o, after one day, medyo tanghali na rin kasi ngayon. Ayan. Nabuhay na yung spawn. So, expect natin na kumalat yan. Tulad ng gagawin nito. Ayan. So, kung mapansin nyo kung saan napunta yung spawn, diba? Kasi, shinake natin yan para mas madaling kumalat yung spawn or mycelium sa loob nitong substrate natin. Yun yung nasa isip ko. Kaya, shinake ko siya. Hindi ako nag-top spawning. Or yung sa taas lang. Tapos antayin natin siyang gumapang pababa. Para kasing mas mabagal yun. So, titingnan ko. Matetest natin yun dito. Makita ko yan. Titingnan ko kung gaano katagal. Pero yun nga, kung i-compare natin siya dito sa cardboard, halos tapos na yung cardboard. So, ito naman. Gumagapang pa naman siya. Diyan lang muna yan. Ginawa natin to mga more than a month na. More than a month na siyang gumagapang. Tapos yan. Okay. So far, so good naman. So, monitor lang natin siya up until mag-fully colonize siya. Okay? So, yun lang naman guys. Bye-bye! Alright. Good morning. So, kahapon, hindi ko sa inyo na sabi to. Nakalimutan ko kasi. So, kasabay nung bago natin mga fruiting bag is itong tawag dito. Kusot din to, pero ito yung parang malalaking sheaves. Ayan, no. Hindi siya yung masyadong pino. Ayan. Ayan. So, kasabayan din to nung bago nating fruiting bags. At ito yung nilagyan natin dati ng pure cardboard. So, pure kusot naman to ngayon. Mahogany yung na bili natin. Ayan. So, nilagyan ko lang ng micro pore tape. Ayan, nilagyan ko lang ng micro pore tape para makahinga. At hindi agad lumabas dyan yung fruits natin. Tsaka kahit pa paano protected siya sa insect. So, sa ilalim nito, hindi ko sure kung makita niyo. Ayan, may mga micro pore tape din yan kasi may maliliit na butas yan para lumabas yung excess moisture niya. Ayan. Kung mapansin nyo yan, medyo stained na yung damit natin dito sa ilalim. Kasi nag-drain na yung ibang moisture or yung ibang tubig. So, ayan. Kaya nilagyan ko lang siya ng tawag dito, ng tela para mag-absorb. So far, kung mapansin nyo, ayan o, nabuhay na rin yung mga spawns. So, tingnan natin kung kakalat siya ng maayos. And, sana maging okay din to. Mag-fruit din to ng maayos tulad nung cardboard natin. Sa cardboard natin, hindi ganung masyadong malaki yung mga bunga. So, hindi ko sure kung same scenario yung mangyayari dito. And, hindi natin siya kinompost tulad ng mga sawdust natin. Ayan, nilagyan ko lang siya ng plastic ng takip dito sa taas kasi nawala ko yung takip eh. So, ayan, kung makita nyo, meron limang butas. Tama ba, lima? Ayan, limang butas. Eh, hindi ko na dinagdagan ng butas. Kung ano yung sa cardboard natin dati, yun na lang din siya. So, yung sa cardboard natin dati, hanggang dito lang. Ngayon, mas mataas na. Ayan, kasi may mga butas dito para sa airflow sana. Pero, ayan, pinunong ko na siya. Para mas masaya. So, tingnan natin kung kakalat ng maayos to. Yan o. Sana kumalat ng maayos. Okay?
So, punta tayo ngayon sa ating mga iba pang fruiting bag. Okay? Alright. So, dito na tayo sa ating iba pang fruiting bags. So, ito yung batch natin na halos fully colonized na pala. Ayan, fully colonized na siya. So, cardboard darak to. 70-30 na mixture. Ayan. So, ito naman 70-30 din pero kusot. Pansin nyo, nag-start na rin siya sa ilalim. So, mas maganda yung naging result nito kaysa sa mga previous kusot natin. Hindi ko sure kung bakit, pero mas maganda. Yan o. So, antayin na lang natin siya mag-fully colonize. Tingnan ko pa sa data ko kung ilang days na yan. Pero ito, goods na. Tingnan natin iba. Ito, halos pa lang. So, possible bukas. Ito, fully colonized na. Ito, fully colonized na. So, siguro sabay-sabay na lang din natin sila. Antayin na lang natin itong kusot. Or pag nag 14 days na, pwede na nating tanggalin. So, ito yung isa. Ito yung unang batch na ginawa natin. 50-50, 60-40, and 70-30. Mixture ng darak and sawdust. Okay? So, ayan. So, ito yung latest batch natin. Tigta-tatlo lang kasi kasha doon sa pressure cooker, guys. Eh. So, ayan. Sinyo yan. No? Kumakalat na. Sana kumalat siya ng mabilis. Yan. Ito maganda yung resulta 50-50. So possible, nakakatulong yung dami ng siguro ng supplement para mas madali siyang kumalat. So yung, ay nako, GG. Ayan, GG. Ito yung pinaka matanda nating fruiting bag dito. Pero kung mapansin nyo, yan na, nag-molds na. So, ayan. Tanggalin na natin to dito bago pa siya maka-apekto sa iba. Sobrang tagal na kasi nito. Mahigit isang buwan na. Yun nga yung mangyayari since masyado siyang moist. Hindi pa siya sterilized. Highly possible talaga makukontam. Ito. Pero hindi ko na siguro patatagalin to. Ilagay ko na to sa rooftop. Pero sa palagi ko mag-fruit pa to eh. Iiwaan na lang natin dito sa top portion. Tapos tingnan natin kung magpa-fruit. Ito rin. Dito. Iiwaan natin. Para kahit pa paano, ma-check pa rin natin sila. Pero separate na natin sila para hindi sila maka-apekto dito sa current fruiting bags natin. Okay? So, ayan. Goods naman. So, update ko na lang kayo everyday. Yun lang. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.